Kailangan remote. Makapanood muna ng TV. Simula pa naman ngayon ng sinusubaybayan kong balita. Nagbabagang mga balita. Pati balita, nagbabaga na din. Mainit talaga ang panahon ngayon. Bagong hango at mainit-init pa. Naaprubahan na ang batas tungkol sa doble plaka. Ha? Plaka? Doble? Sino kaya namang matalinong nakaisip nito? Oo! Tama ang pagkakadinig mo. Doble plaka. Itong batas na ito ay naglalawig upang mabawasan ang kriminalidad sa ating bansa. Tulad ng riding in tandem at kung ano-ano pa. Yung motor nga ng pinsan ko, 3 taon na. Puro registration pa rin ang nakalagay. Tapos, gagawin pang 2 ang plaka? Isa nga walang maibigay? Ano ba naman yan? Kasabay ng batas na ito, kailangan bago mo gamitin ang isang motorsiklo, ay dapat nakapangalan na sa iyo ang mga ito. Halimbawa, bumili ka ng isang segundamano motorsiklo. Kailangan i-report ng nagbenta na ipinagbili niya ang kanyang motorsiklo sa loob ng 1 hanggang 5 araw. Ano ba namang uri ng pahirap to? At kung hindi niya gagawin yon, maaari siyang magmulta ng 20,000 hanggang 50,000 piso. Paano kung 10,000 lang ang bili sa motor? Tapos pag mamultahin ng 20,000 hanggang 50,000? Wala na talaga. Hoy! Ikaw na puro tanong. Ako? Ako ba? Oo! Ikaw na reklamador. Halika. Ha? Sigurado kang ako? Ikaw nga! Lumapit ka dito. Patayin ko na lang kaya ang TV na to. Tatapang pala ng mga tagapagbalita ngayon. Nanonood ka na nga lang. Ay, ang liganig mo pa. Subukan ko talaga mamaya kung talagang totoo ang sinasabi sa napanood kong balita. 1 eternity later. Uy, sakto may checkpoint. Tingnan ko nga kung harangin pa ako. Siklo. Checkpoint. Checkpoint lang. Dapat tayo motor mo. Pwede bang makita ang lisensya at registro? Sir, ito po. Kompleto pong lahat. Sige, makakalampas ka na. Pagkalimutan ng social distancing, ha. Maraming salamat po.
O, diba? Lusot?